Magandang araw mga kaibigan. Ang paglalagay ng tiles pag nagpunta tayo ng concrete bahay ay isang aspeto na medyo magdalaga ng maraming bagay. So dapat tingnan lang yung method na paglalagay para yung gagastusin natin ay hindi masayang. May mga observation kasi na after 1 year, tutuklapan na yung mga tiles. Dito sa pinapatay ng bahay, ang ginamit namin method ay dry pack method. Kasi doon namin pinadaan yung kuryente o yung wire at sasaksakan dito sa flooring. Ating panoorin mga kaibigan ang isang vlog ng isang sikat na architect vlogger tungkol sa mga pagpapagawa ng bahay. At dito si architect vlogger Oliver Austria ay nag-comment siya sa isang video ng isang sikat na YouTuber na kung saan yung pinalagay niyang tiles ay nagbabaklasan daw. So, sa ating pagpapagawa ng bahay, magandang tingnan din natin yung mga opinion ng mga experts, lalo na malaking investment sa pagpapagawa ng bahay. Panoorin natin mga kaibigan yung sinabi ni Architect Austria na dahilan kung bakit nagbabaklasan ang mga tiles at kung paano ang dapat natin gawin para maiwasan ito. So sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Lian Austria, isa akong registered and licensed architect na naka-base dito sa Philippines. May tatlong rason lang kung bakit umangat ang mga tiles. So ang first rason is bumili ka ng cheap na tiles. At usually ang cheap na tiles is hindi sila properly cured dun sa factory, so hindi sila masyado binake sa oven nung ginagawa yung tiles na yon. And ang mangyayari is, once na kinabit nyo ng tiles at naka-absorb siya ng moisture, mag-expand yung tiles. At pag nag-expand yung tiles, magbabanggaan sila dun sa dugtungan, tapos dun naangat. So merong remedyo dito na usually gumagana. Isa to sa mga pinagbabawal na technique ng mga karpintero. So if ever nakabili kayo ng cheap na tiles, ibaban nyo muna to sa tubig ng 2 to 3 days. That way, mag-expand na yung tiles habang nasa tubig siya. So pagkakabit nyo, expanded na siya. And ang worst thing na mangyayari is liliit lang siya, hindi na siya lalaki. Kasi ang iniiwasan natin is lalaki yung tiles. So ang number 2 rason kung bakit umaangat ang tiles ay hindi proper ang tile adhesive application dun sa ilalim ng tiles. So para maiwasan nyo to, may technique na tinatawag na dry pack adhesive application. So tulad ng pinapakita sa video na to, ang dry pack mixture is usually 1.5 inches ng halong buhangin at semento. And then yung likod ng tiles is lalagyan nyo na rin ng tile adhesive para siguradong wala kayong mamimiss. And then saka nyo ipapatong on top of your dry pack cement tile adhesive mixture. So yon, siguradong na hindi magkakaroon ng kapak ang tiles nyo. And then third na rason kung bakit umaangat ang tiles ay dahil hindi maayos ang pagkakompak ng soil sa ilalim ng slab. So usually ang slab is dapat straight na ganyan. Pag hindi na compact maigi yung soil, lulubog na ganun ang slab. So ano mangyayari sa tiles nyo, magbe-bend siya and then eventually aangat. Worst case scenario is hindi maayos yung foundations dun sa edges ng slab nyo. At yung slab nyo naman ay lulobong paakyat na ganyan. So yun ang worst case scenario. Anyways, yun ang usual na tatlong rason bakit umaangat ang tiles. So yan mga kaibigan, sana may natutunan tayo sa kanya, sa expert opinion niya. At pwede nating gamitin yung advice niya para maiwasan natin yung pagbabaklas ng mga tiles. Sa video ito ay ipinapaliwanag ng aming tile setter kung paano ang pag-prepare ng halo para sa dry pack method. Ang importante kasi sa dry pack method ay yung proportion ng semento, buhangin at saka tubig. Pag sobra yung tubig ng halo ay babagsak yung halo pag maglagay ng tiles. So yun ang pag-ingatan natin mga kaibigan. So pinapakita natin yung container na ginamit. Ito yung large na container ng mantika. So, sa proportion na ginamit sa paglalagay ng tiles sa amin ay sa isang bag ng simento, isang container na ganito ng tubig at saka 7 container na ganito ng buhangin. So, tamang-tama yung proportion ng tubig doon sa mixture na yon. Pag na-measure na natin yung buhangin, simento at saka tubig ay haluin itong maigi. Hanggat maaari ay walang dry na buhangin o simento, dapat ito ay moist lahat kasi ito ang magbibigay garantiya na yung mixture natin ay maganda yung pagkakahalo niya para hindi matutuklap yung tiles na ilalagay natin later on. Yung isang part ng tubig sa mixture ay tamang-tama lang yon para kinabukasan yung halo ay titigas na. So mas mabilis yung pagtigas nung halo, so mas maganda yung kapit ng tiles. Bago ilagay yung halo doon sa slab ay basahin muna yung slab
para kakapit. Ang ginawa namin ay nag-dissolve kami ng simento doon sa tubig, malabnaw, at yun ang pinbasa namin sa slab. Pwede rin yung tile adhesive ang i-dissolve para yun ang pambasa doon sa slab. So pagbasa na yung slab, maglagay na nung halo. Yung kapal niya ay either na 1.5 ang pinaka-minimum, pero dito sa amin ay kasi ipapadaan dito yung linya ng kuryente, ang kapal nung halo ay 3 inches. So ito ay nailaan nun pang ginawa yung slab. So tamang-tama, yung 3 inches na yon ay tatakpan niya yung plastic tube kung saan ilalagay yung kuryente. Pagkalagay ng halo doon sa slab ay ili-level na ito na doon sa kapal na sinabi ko, at least 3 inches. Ili-level ito sa pamamagitan ng pag-spread ng tamang amount ng halo doon sa area kung saan natin ilalagay yung tiles. Siguraduhin na habang nili-level yung halo ay walang malalaking bato. Kung meron man, tanggalin ito kasi it will affect yung pagkumpak ng halo pag ipa-finalize natin yung paglalatag ng tiles. So tuloy-tuloy lang yung pag-level ng halo hanggang sa ito ay naatin na natin yung particular height na gusto natin. Tulad nito ay 3 inches. At pagkatapos nun, kuha tayo ng tiles at ito ang gagamitin natin na pang-level doon sa or pang-compact doon sa halo. Pagkalatag ng tiles ay pupukin natin ito sa pamamagitan ng paggamit ng rubber mallet. So lahat ng parte ng tiles ay pupukin natin para ito ay i-compact niya yung halo na paglalagyan natin. Kasi kung hindi natin gagawin ito, baka magkaroon ng halo doon sa ilalim, hindi makukumpak yung halo, ay pag natuyo ay yun ang magiging reason na magtuklap yung tiles. At habang kinukumpak natin, gamitan din natin ng level para tamang-tama na pare-pare yung level ng tiles na ilalatag natin. Kapag sigurado ng okay na yung compaction ng halo, tanggalin natin yung tile at balikan natin yung halo. At kung may mga spaces na lumabas nung natanggal natin yung tile, lagyan natin ito ng halo ulit hanggat mapuno yung mga spaces na yon para walang void na maiwan para maganda yung paglalagay ng tiles. Kapag na-level na yung halo, yung pinakailalim ng tile ay lagyan na natin ng tile adhesive. Yung tamang-tamang kapal ng tile adhesive at saka yung tamang-tama lang na maganda siyang spread doon sa ilalim ng tile. Sulat ng surface area ng tile ay dapat malagyan ng tile adhesive kasi ito yung magkukontak doon sa halo na nilatag na natin. At saka ito rin yung magpiprevent na magkakaroon ng halo. So dapat lahat ng ilalim ng tile ay mayroon siyang tile adhesive.
Pag nalagyan na ng tile adhesive yung pinakailalim ng tile, ay ilatag na natin doon sa na-prepare nating halo ng semento. So, titingnan din natin yung direksyon ng tile para yung design niya ay maganda. Sa pamamagitan ng rubber mallet ay pupukin ulit yung lahat ng side ng tile para maganda yung pagkakakontakt ng tile doon sa halo na na-prepare natin. Habang tinitingnan din yung level ng tile. So ulitin lang yung proseso na ito sa paglalagay ng mga tiles hanggang sa matapos na natin. Ang ginawa ng tile sitter namin ay inilatag muna ng isang linya ng tile papunta sa iba't ibang parte ng bahay para uniform yung height niya. Sa pamamagitan noon ay mas mapabilis yung paglalagay ng tiles. At pagkatapos ng isa o dalawang araw, balikan yung nailagay na tiles, pukpukin ulit sa pamamagitan ng rubber mallet, at kung may maririnig na parang halo, ibig sabihin nun ay hindi maganda yung pagkakalatag. So hanggat maaga pa, kung ganun ang naririnig ay pwedeng tuklapin ulit yung tiles na yon kasi yon ang magbabaklas later. So dito sa inilagay sa bahay namin, okay naman, sinubukan ko, ay wala namang makikita na maririnig na tunog ng pagkahalo sa ilalim. So, ibig sabihin, maganda yung pagkakalagay dahil maganda sa pag-prepare ng halo.